So, ayan, welcome sa ating channel. Welcome sa ating panibagong video lesson, 'di ba? Nung nakaraan nilabas ko yung video natin tungkol sa assessment form 1 na tinatawag natin na individual learning agreement. At ang binigay ko sa inyo doon ay yung individual learning agreement ng life skills magmula module 1 hanggang module 6. Na rights and responsibilities, 'di ba? So ngayon naman pag-uusapan natin yung ALS assessment form 2 or yung record of module use and monitoring of learner's progress ng life skills self-directed modules 2020. 'Di ba nabanggit ko na sa ating mga nakaraang video lesson na itong assessment form 2 ay isa sa mga mahalagang forms na kailangan na maisama sa inyong presentation portfolio. At 'di ba nabanggit ko rin na itong assessment form 2 ay dapat na palaging ina-update, 'di ba? Pwedeng weekly, pwede rin na monthly. Yan. So ibibigay ko sa inyo kung paano gagawin yung record of module use and monitoring of learner's progress ng life skills. Okay? So ganun ulit, 'wag niyo kakalimutan yung name of learner, yung pangalan ninyo, tapos yung community learning center ninyo kung saan kayo nag-aaral ng ALS. Ano yung level nyo and yung name ng ALS teacher ninyo. Okay. So naturo ko na sa inyo, 'di ba, kung paano i-fill out itong form. Okay? Pero itong lesson natin ay tungkol lang sa life skills modules. So ganun lang din naman, isusulat niyo diyan yung title of learning module. Ano ba yung unang module ninyo ng life skills, 'di ba, yung module 1, personal development. Tapos makikita niyo doon sa module ay nasa learning strand 5 siya. Okay? So, let's say, itong learner ay nag-umpisa noong August 24, 2020. Kasi pagkapasok niya, binigay na kaagad sa kanila yung modules, diba? At ang sinabi ni teacher sa kanila ay 1 week lang nilang gagawin yung bawat module. So, nagsimula siya noong October 24, 2020 at sa loob ng isang linggo, natapos niya yon. Natapos niya yon noong October 30, 2020. Okay? Ngayon, chinikan na ni teacher yung kanyang module. Tapos, ang nakuha niyang score ay 10 over 10. Okay? Yung pre-test result dyan, sabi ko, yan yung unang test o yan yung unang activity doon sa module. Since wala siya yung multiple choice, yung A, B, C, D, ang meron doon ay activity 1. Tapos, may questions siya doon, di ba? So, yun yung magiging pre-test ng modules. At yung post-test ay yung huling test na makikita ninyo sa module. Yun ay yung end of module assessment o yung tinatawag natin na EMA, diba? So, dito sa kanyang module 1, ang post-test niya doon ay nakakuha siya ng 10 over 10. Yan. So, ano yung mga pinagawa ni module sa module 1? So, inisa-isa ko na. Ano-ano yon? Ito yon. Nag-essay kayo doon, di ba? Nag-gumuhit kayo ng puno, di ba? Drawing a tree. Tapos nag-community map kayo. And then may pinabasa si module sa inyo, di ba? Mga tips, pati yung mga skills and values, di ba? Nandun yon. So, reading materials ang tawag doon. Now, dito sa Learner Self-Assessment of Performance, ia-assess mo ngayon kung ano yung performance mo sa iyong sarili nung ginawa mo yung module 1. Na-enjoy mo ba yung activities? Hindi mo ba na-enjoy yung activities? Nahirapan ka ba sa activities? So, pwede mong ilagay yan dyan sa Learner Self-Assessment of Performance. Okay? Tapos, yung dito sa ALS Teacher's Assessment at saka sa ALS Teacher's Remarks, si teacher na ang bahalang maglagay dyan. So, kung makikita nyo dito sa form natin, ang i-accomplish nyo lamang ay yung title of learning module, yung learning strand, yung date kung kailan kayo nag-umpisa, yung score nyo sa unang activity or sa unang test, at saka yung score nyo sa huling test, yung other related activities, at saka yung self-assessment mo doon sa module. Okay? So, dito sa video lesson, na-cover ko na yung modules 1 to 6. So, pwede nyo kopyahin ito sa mismong form ninyo. Ayan. Sa module 2 naman, interpersonal communication,
Yan ay kabilang po sa learning strand 1, 3 at 5. Saan ko kinuha yung LS na yan? Sa bawat sessions, 'di ba, may makikita kayo doon nakalagay learning strand. So kinuha ko yung tatlong sessions niya since iba-iba siya, kaya sinama ko yung learning strands 1, 3, 5. So natapos si nag-umpisa si learner dito ng August 31, 2020. Natapos siya ng September 6, 2020. Yan. So, let's say binalik na ni teacher yung kanyang module. May check na. So, may score siya dun sa unang activity niya ng 10. Dun naman sa last test niya ay nakakuha rin siya ng 10. Ano yung mga pinagawa ni module 2? Ito yun. Diba, nagpa-essay din siya. Nagpa-roleplay siya. Pinag-drawing pa kayo dun ng isang object. Diba, yung magre-represent sa inyo. Diba? Tapos, meron pa siya dong observation checklist. Tapos, nagkaroon pa ng situational analysis kasi meron dong mga situations kung saan i-analyze ninyo kung ano yung mga nangyari, diba? Yung mga scenario. Tapos, diba, pinaglaro niya kayo doon, played a game, yung top shoulder, diba? Tapos, meron pa doon, observation in the workplace. Yan. So, yan yung mga pwede niyong ilagay doon sa other related activities or accomplish doon sa module. So, katulad din naman nung sagot natin sa una, learner self-assessment of performance, pwede mong sabihin dyan, I enjoyed the activities and I learned the importance of communication. Yan, pwede mong sabihin dyan na na-enjoy mo, nakarelate ka doon sa mga activities, lalo na yung game, di ba? Kung talagang ginawa ninyo yung game, may enjoy nyo talaga yan. So, huwag na lagyan yung sa IELTS teachers kasi para kay teacher yan. Next, yung module 3, leadership and teamwork. Saan siya kabilang na learning strand? Learning strand 1, 2, 4, at saka 5. Meron tayong apat na sessions dyan, diba? So, kinuha ko yung iba't ibang strands ng bawat session. So, pinagsama-sama ko. And then, kailan siya nag-umpisa dyan? Siyempre, pagkatapos niya ng module 2, nag-module 3 kaagad siya. So, nagsimula siya noong September 7, 2020. Tapos, 1 week niya lang ginawa. Natapos siya ng September 13, 2020. So, binalik na ni teacher sa kanya yung kanyang module. Meron na siyang mailalagay ngayon na score. So, pretest niya ay 10 over 10. Tapos yung kanyang post-test naman ay 10 over 10 din. Ano yung mga other activities na ginawa doon sa module? Diba nagpa-essay naman si module? Role play, drawing an object, played a game, diba? Yung may human nut tsaka floating stick. Tapos nagpa-informational interview siya with the manager. Reading concepts, knowing my leadership style. Tapos diba may pina-imagine sa inyo doon. So, merong imagination activity. And then, yung giving real solutions to the scenarios. Yan. So, medyo mahaba yung nilagay ko rito. Kaya hindi siya nagkasya doon sa form. Kung hindi kasya yung mga nakasulat, pwede nyo naman sigurong iusog or liitan na lang yung sulat ninyo. Bahala na kayong dumiskarte kung paano nyo mapagkakasya yung mga ilalagay ninyong related activities dito sa form. So, pwede naman kayo mag-reproduce ng kahit ilang forms. Okay? Tapos, ano yung pwede niyang ilagay doon sa learner self-assessment niya? Pwede nga ito, yung na-enjoy niya ba yung activities, nahirapan siya, nadalian ba siya, alin ang hindi niya nagustuhan, alin ang nagustuhan, ano yung mga susunod niya na gusto niya pang matutunan, nasusunod. So, yung mga ganun. Yun yung pwedeng ilagay dyan. Okay? Tapos, syempre, huwag kakalimutan yung learner signature over printed name. Ayan. Tapos, yung date kung kailan pinasa. So, siya pinasa niya to ng November 11. At ang nilagay niya yung pangalan ng kanyang teacher. Tsaka yung date kung kailan na-receive ni teacher. Ayan. Sabi ko nga, kinumpleto ko na to ha, mula module 1 to module 6. So, eto yung sa module 4. Work habits and conduct. So, nakita ninyo ha, yung isang form, tatlong modules ang kasya. So, itong second form natin ay, ano ulit, tatlong modules. Pinagkasya ko talaga siya. Ayan.
Nasa learning strand 4 yung ating module 4. Nag-start siya noong September 14, 2020. Tsaka natapos siya noong September 21, 2020. So, nung chinek ni teacher yan, ang score lang niya ay 8 over 10. Tapos yung kanyang post-test, tumaas na siya, na perfect niya na. So, 10 over 10. Ano yung mga pinagawa ni module doon? So, ito yon, nagpa-essay siya, di ba? Nagpagawa siya ng interview. Nagpasulat pa siya ng application letter sa inyo, di ba? Tapos, pinagawa niya kayo ng biodata. Tapos, nag-analyze din kayo ng mga situations. Tsaka, pinagawa niya kayo ng timetable. Diba? So, yun yung pwede niyong ilagay sa other related activities. So, katulad nung mga nauna, ano yung self-assessment? Na-enjoy niyo ba yung activities? Nadalian ba kayo sa mga activities? Nahirapan ba kayo? Aling part doon yung nahirapan kayo na gusto niyong ma-improve o mapag-usapan? So, pwede niyong ilagay dyan sa learner self-assessment of performance. Okay? And then, yung Module 5, Safety and Health at Work, nasa Learning Strand 4 yan. So, nag-start siya noong September 22, 2020. Natapos siya ng September 28, 2020. Ang score niya sa pretest ay 9 over 10. Huwag niyo kakalimutan yung number of items, ha. Number of scores ninyo over number of items. Yan. Tapos, nung sa huling test niya ay naka-10 na siya, di ba? Ano yung mga pinagawa ni module doon? Essay, checklist, hygiene practices, hand washing, di ba? Naalala nyo? Tapos naghanap kayo ng hazards. And then, nagpa-observe din siya sa workplace, di ba? Tapos, pinaghanap niya kayo ng solutions doon sa mga hazards. At saka, inano niya rin kayo doon kung paano mag-respond. Tinuruan niya kayo kung paano mag-respond sa emergencies at work, di ba? So, learner self-assessment, parang pareho lang din yan. So, bahala na kayo maglagay. Paulit-ulit na ako, diba? Ayan. And then, yung module 6, eto na yung ating last module sa ating self-directed modules. Module 6, Rights and Responsibilities of Workers and Employers. Yan ay nasa LS 1, and 1 2, 4, and 5. So, ang pretest niya, nagsimula siya noong October 5, 2020, natapos siya noong October 13, 2020, at ang score niya sa pretest o sa unang test ay 10 over 10. Ang kanyang post-test naman ay 10 over 10, ba? Ang galing naman ng batang 'to, 'di ba? Laging perfect. So, ano yung mga pinagawa ni module? Essay, reading materials about rights and responsibilities, ano pa? Diba, meron din kayo doon inaral na case studies. Tapos, nag-interview din kayo. Tapos, pinagawa niya kayo ng reflection nyo doon, diba? So, yun yung mga pwedeng ilagay sa other related activities na nagawa nyo doon sa module. Okay? Learner self-assessment dito, yan, pare-pareho lang naman yan eh. So, bahala na kayo maglagay dyan. Ulitin ko ha, yung IELTS teacher's assessment, tsaka remarks si teacher na ang maglalagay dyan. Tapos, huwag kakalimutan yung pirma, pangalan, signature, overprinted name, date, kung kailan yan pinasa, pangalan ni teacher, at kung kailan niya yan nakuha. Ayan. So, disclaimer lang, no? Marami sa inyo na hindi sabay-sabay na nag-enroll. So, ang ilalagay nyo ditong date o petsa ay kung kailan talaga kayo nag-start ng module na yan. Diba? So, hindi porke nilagay ko yung date dyan, yan na yung susundin ninyong date. Okay? Kung kailan kayo nag-start. Tapos, kung ano yung score ninyo sa pretest at post-test, yun ang mismong ilalagay nyo dyan. Diba? Pero dito sa other related activities, at saka sa title of learning module, okay na nakopyahin nyo yan kasi pareho lang naman yan. Diba? So, ano pa ba yung reminder ko sa inyo? Pwede nyo na itong kopyahin mismo sa inyong form, yung magmula module 1 to 6, ginawa ko na siya. Pwede rin naman na i-download nyo, nandyan sa ating link. Ang link ay nasa description ng ating video. Pwede nyo na i-download, i-print, tapos yan na yung mismong ilagay ninyo sa inyong portfolio. Ayan. So, kung may question, mag-type lang dyan sa chat box natin, o kaya i-PM si ma'am.
So yun lamang, maraming maraming salamat. Abangan ninyo yung ating susunod na video lesson. Thank you!